Ayan mga kapatid, magandang araw po. Ang vlog po natin ngayon, hindi ko na po papatagalin. Correct to the point agad. Paano po bang mag-xerox ng ID po ng baligtaran sa isang bond paper sa mismong harapan nung bond paper? Halimbawa, paano natin mag-xerox ng mga paganyan yan? Paganyan, tapos yung baligtaran, yung likod naman ay dito. Tara po, panoorin natin ha. Start na po tayo. Hop. Itong isa po, yung pinakaharapan na ito, itatakulob lang po sa mismong glass scanner. Ayan, ayan. Ayan, napansin niyo po ano. Baka lang po sakaling makatulong sa inyo. Tapos, yung may kulay na po ilagay natin para maganda. One pieces. So, ayan. So, ayan guys. Hintayin lang po natin lumabas. Ayan na, ayan na. Ayan, nakita nyo po ha. Yan na po yung unang ano, yung unang xerox natin ngayon. Ito pong bond paper. Paano naman yung susunod na yung kabila nung ID. Kailangan nalagay din po natin nung ID, nung ano, nung xerox natin ay paganito po, ayan. Paganyan. Yung ulo nasa gawing ibaba. Ayan, pag ganon. So, ito na po. Ito naman, dito nyo siya ilalagay sa gawin dito. So, ayan. Ayan, ganon lang guys ha. Tingnan nyo po ha. Ayan. Para magkatabi lang sila. Hindi po po pwede dito nyo rin ilalagay yung ID. Kailangan dito naman po sa bandang ibaba. Bukan po natin. Ayan, isa lang din po. Ayan na, konti na lang. Ayun guys, nakita nyo po ba? Nakita nyo po kung paano mag-xerox ng ID na baligtaran sa isang harapan lang po ng bond paper. Ayan. Ayan, nakita nyo po. Kapogi naman ang nasa ID ha. So ayan guys. Ganoon lang po kasimple mag-xerox ng back-to-back na ID sa isang bond paper sa mismong front ng bond paper. Ayan, yan po yung xerox. Ganoon lang po kadali. So yun lang po mga guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin or nakapollow, huwag niyo po kakalimutan na supportahan ang akin channel or hit ang notification bell para po updated po kayo sa mga video ko pa pong gagawin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Hanggang sa susunod pong tutorial na baka po makatulong sa atin. Thank you very much.